Alam niyo mga kababayan, for the longest time, never bumisita ang bansa na to o nagpadala ng emisaryo ang bansa na to sa Pilipinas. Isa po itong European country na 13th, 14th century sumikat na kung ano kayo sa history, ito po yung karibal that time, 13th, 14th history ng Spain sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Oh. Alam naman natin na hindi din po Espanyol si Ferdinand Magellan, kundi galing sa bansa na to. Oh. Yung sinasabi kong bansa, alam nyo na yan, mga kababayan. Portugal po. Okay. Ano bang meron? Meron pong isang mataas na tao sa Portugal bumisita sa Pilipinas for the longest time, mga kababayan. First time in the history. First time po nangyari, mga kababayan. Okay, play natin yung video, ha? Ang pagkakataon, bumisita sa bansa ang Foreign Minister ng Portugal. Sa kauna-unahang pagkakataon. Ayan o. Sa kauna-unahang pagkakataon. Pambihira. Not in Aquino's time, Duterte's time, Arroyo time, mga kababayan. Only in Marcos Jr.'s time. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumisita sa bansa ang Foreign Minister ng Portugal. Layo ng kanyang pagbisita, napatatagin pa ang trade at investment relations ng Pilipinas at Portugal. May ulat si Bea Bernardo. Sa unang pagkakataon, dumalaw sa Pilipinas ang Foreign Minister ng Portugal. Layo ng pagbisita ni Foreign Minister Joan Gomez Cravenho ang isulong ang pagpapatatag ng relasyon ng dalawang bansa. Sarap pakinggan, mga kababayan. Sa kauna-unahang pagkakataon. Tapos, ito ba yung weak leader? Yan yung weak leader siguro, no? Yan yung definition ng weak leadership. Siyempre, kung weak leader ka, leadership mo, weak po, mga kababayan. Maybe this is the definition of weak leadership na meron sila. Diba? Bobby Sibiliana, yan, magandang umaga po. Bilateral meeting, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na ilan sa natalakay ang pagpapalakas ng trade at investment relations ng Pilipinas at Portugal. Ang mga posibleng security, defense at maritime cooperation, agriculture, education at digitalization ng public services sa Pilipinas. Magugulit ang isa ito sa mga nais gawin ng Marcos administration na ayon kay Manalo, eksperto ang bansang Portugal. Our nations enjoy a warm and cordial relationship going as far back as the 16th century and highlighted by our shared commitment to democracy, human rights, and the rule of law. Sinabi naman ni Cravenho na maraming oportunidad na naghihintay para sa mga Pilipino sa Portugal. Naghayag din sila ng suporta sa arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas. It's the responsibility of all of us to follow what is established and to also follow what is established in the dispute settlement mechanisms that UNCLOS establishes. Iginit din nilang magandang pagkakataon nito para mas matatagpan ng Pilipinas ang relasyon nito sa European Union. Sa susunod na linggo, bibisita sa Pilipinas si European Commission President Ursula von der Leyen. Ito rin ang unang pagkakataon na dadalaw sa bansa ang isang European Commission President. Hinggil naman sa isinusulong na joint military exercise ng China kasama ang Pilipinas, sinabi ni Manalo na wala... Isinusulong na joint military union. Sa susunod na linggo, bibisita sa Pilipinas si European Commission President Ursula von der Leyen. Ito nakita to ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davos last December. Nagkita sila nito, mga kababayan. Ito rin ang unang pagkakataon na dadalaw sa bansa ang isang European Commission President. Hinggil na... Ayan. First time din na isang European Commission President dadalaw sa Pilipinas. Ano bang meron sa'yo, mahal na Pangulo? Ha? Pbbm, bakit po? Ano pong meron sa inyo? Mga kababayan, ano kaya?
Nagtataka rin po ba kayo? Ano bang meron sa presidente natin? Ano bang meron kay PBBM? Bakit ganyan? Bakit po? Ano? Nagsisilapitan, no? Ang bihira naman. Good job, mahal na Pangulo. Maraming maraming salamat, mahal na Pangulo, sa ginagawa niyong effort para sa mga Pilipino. And para sa amin, talagang napakalaking bagay po niyan. Napakalaking bagay po ng inyong sakripisyo para sa bawat Pilipino. Hindi po basta-basta. Hindi po basta-basta yan ang ginagawa niyo. Nakita natin si Pangulo, grabe. Galing po ng Malaysia. Di po natin alam anong oras na dumating. Baka gabi na or hapon. Mga kababayan ng Webes. Pagka-Biyernes, lipad ng Cebu naman. National Museum, doon sa Cebu, may binuksan doon. Tapos, Biyernes, pagka-Sabado, kahapon, nag-aerial inspection, iniikot ang buong norte. Region 1, Region 2, CAR. Na-apektado po, mga kababayan, ng bagyong super typo na si Egay. Grabe, signal number 5 eh. Diba? Antindi po nun. Inikot niya. Galing pa ng Malaysia. Mula pa nung zona nung Lunes. Pagka Martes, Miyerkules, Webes. Nasaan siya? Malaysia. Pagka Biyernes, Cebu. Pagka Sabado. Ewan ko lang ngayong araw, Linggo. Kung magpapahinga si Pangulo. Kung magde-day off ba si Pangulo. Di ko lang alam, mga kababayan, kung may day off ba si Pangulo. Ang ordinaryong manggagawa, mga kababayan, 8 oras ang trabaho. Other than that, pamilya na. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos kaya. Hindi natin alam.